Mga kabuwig, magandang araw yan. May nakuha tayong mga kahoy dito, malalaking itong ako. So nangihinayang akong itapon sa kanya. Kaya mga kabuwig, subukan natin magpabricate ngayon. Mag-DIY tayo ng kalan di kahoy na may blower. Mga kabuwig, ang ating gagamiting kalandikahoy ay itong prion tank o itong pinagal siya ng prion na ikinakarga sa mga aircon. Yan. So, huwag niyo itatapon yung mga ganyan nyo kasi pakikinabangan pa yan. Shout out! Mga kabuwig, nilagyan natin siya ng tandang ganito na ito, masking tape eh. Para pag pinutol natin dito siya ng grinder, meron tayong guide. Hindi siya... yun mga kabuwig yung purpose nitong tape para pantay yung cut niya. Mga kabuwig at mga kapog, sarin nilagyan natin ang butas din sa puwet para din kwan lalabas yung mga gabok ng mga natunaw na kahoy at mga uling. Tapos ito lalagyan natin dito ng pang sahod
para doon natin i-dispose yung gabok. Yan. Mga kapagspadaan na ng hangin, instead na ganito din kalaki, dahil dati ang ginagamit natin pani yung square, ngayon ang ilalagay natin ay itong tubo. Dahil mamaya, papakita ko sa inyong i-unbox nating pan na may control din, may control knob para mas maganda ang buga ng apoy. Yan. Okay. So yun mga kabubig, unahin muna nating ilagay ito. Ito at saka yung tubo para mai-spot natin, maihinang natin. And para bago natin ilagay itong kwan, itong bago natin siya ilagay kasi ihihinang din natin ito dito para mas matibay. Yan. Unahin muna natin yung ihihinang din natin dito sa loob. Maghihina kasi tayo dito sa loob. Para mas matibay. Lagyan din natin siya ng paa para mas mataas yung kasa. Para hindi mahirap magluto pagka ating ginamit siya paglulutuan natin. Tapos nga mga kabuwig at mga kapog, sana nilagyan natin siya ng mga butas-butas dito. So dyan dadaan yung hangin na magagaling sa blower doon sa ilalagay natin na tubo dito. Yan. Maglalagay tayo ngayon ng butas dito, no? Dito. Para dito natin ikakarga yung kahoy na igagatong natin o kaya yung uling. Dagdagan ng uling. Nilagyan din natin siya nitong parang chimney niya. Para if ever halimbawa ang ating ikarga dito ay kawali. So maoocupan niya itong buong butas na to. May lalabasin pa din yung kanyang yung hangin sa loob para hindi mamatay yung apoy. Yan, bukod dito sa lalagyan ng kahoy, sisingaw pa din siya dito. So diretso lang yung kuha ng apoy. And dahil yung mga butas na yan mga kabuwig, ating palalakihin pa ng kaunti dahil nang para umusos yung kanyang abo. Para yung abo niya ay bumagsak sa ilalim at hindi siya mapuno ng mga gabok ng mga natunaw na kahoy tsaka uling. Kaunti na lang mga kabuwig. Mga kabuwig, bilang parte ng ating ginagawang super kalan, i-unbox na din natin ito. Itong in-order natin ito. Bali, last week pa natin ito in-order, yun nga, dumating ito kahapon. Yun. So, i-unbox natin. Malalaman ninyo kung ano ito. Mahalaga kasing parte ito ng ating kalan. Yan. Okay, ito. So, ito mga kabubig yung in-order natin na 12 volts. 12 volts, 40 ampere na blower. Yan. So, blower siya. So, kaya siya yung in-order natin. Maganda siya dahil, kwan. So, i-attach natin siya dito. Andiyan ito. Meron siyang speed control. Yan, para makontrol niyo yung labas ng hangin. Yan, so yan. Testingin natin kung gagana. So, testingin natin mga kabuwig kung gagana. Yon. So, maririnig ninyo, meron siyang hangin. Meron.
Ayun, no? Okay siya, mga kabuwig. Malakas din ang pukpuk ni Kaloke. Pakinig sa ating video. So, testingin natin ang ating kalan kung gagana, mga kabuwig. Yan, mga kabuwig. Nilagyan muna natin ang papel, ano? Tapos nakalagyan natin ang kahoy. Kahoy. Yan. Tingin natin kung ako naman. Yan, kahoy. May ingay lang si Kisi. Diyan ganyan pagbuntis, may ingay. Okay. Tapos, yan. Konting ganun. Konting silab ng papel. Tingnan natin. Tapos sa mga kabuwig, buksan natin yung ating blower. Ayun nga pala mga kabuwig, blower natin eh, ang halaga niya ay 714 sa Shopee. Yan. Mahina pa lang yan. May konting blower lang, konting blower. So, mga kabuwig, lagyan natin ngayon siya ng kawali para yung sabi ko sa inyo na kwan. Yung ang kanyang usok ay kwan. Kung siya ay namamatay o hindi. Dahil lang, yun o, kita nyo. O, doon lumalabas ang usok sa kanyang chiminiya. O. Yan. O. So, tingnan muna natin kung nag-aapoy. Aba. Ha. Ay, lagablabel! Hanga si Kaloki eh. Tutulagin ng tubig at baka masunog ang kawali. Ay. Ay, simple pala mga kanya. Medyo yun nga mga kabuwig sa unay mausok. Dahil papel ang ginamit natin pandikit. Yan o. Oh. Laksan pa natin ang konti ang blower. Aba. Ha. Ay, pwede pang guto. Ay! Sagit-sagit eh. Okay naman. Sumamihan natin mga kabuwig pipintura. Tinesting lang muna natin. So, pagka ganyan, yun ang maganda. Eh, yan, nakokontrol natin ang apoy. Kung pwede painain. Yan. May nala. Pero mamaya mawawala mga kabuwig ang usok niya pag ubos na yung papel. Oh, ay. Sigalpot na eh ang apoy. Yala. Ay. Yan naman mga kabuwig, eh, yun naman mga pirapirasong mga apoy. Kahoy sa paligid ang pwedeng ilagay diyan. Yan. Okay, oh. Okay, okay. Mamaya pipinturahan natin. At yan nga mga kabuwig at ating pipinturahan na ang ating project na ito. Mas maganda sana kung kwan, ang gagamitin natin dito yung high temp para kahit mainit yung tungko eh hindi maaalis yung pintura. So dapat high temp ang gagamitin natin sa pagpipintura niyan. Is my own silhouette. I'm getting stronger step by step. Clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town.